ang tipa ni Asher, ang ikasampung anak ni na Jacob at Zilpah. Unang Kabanata. Si Asher, ang ikasampung anak ni na Jacob at Zilpah, isang paliwanag sa dual personality. Ang kopya ng tipa ni Asher, kung anong mga bagay ang sinilita niya sa kanyang mga anak sa 125 taon ng kanyang buhay. Sapagkat habang siya ay nasa kalusugan pa, sinabi niya sa kanila, "Makinig kayo mga anak ni Asher, sa inyong ama, at aking ipahayag sa inyo ang lahat ng matuwid sa paningin ng Panginoon." 200 ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng tao, at 2 hilig at 2 uri ng pagkilos, at 2 paraan ng pagkilos at 2 isyu. Kaya't ang lahat ng bagay ay dalawahan, ang isa laban sa isa, sapagkat may 2 paraan ng mabuti at masama, at kasama nito ang 2 hilig sa ating mga dibdib na nagtatangi sa kanila. Kaya't kung ang kaluluwa ay nalulugod sa mabuting hilig, ang lahat ng mga kilos nito ay nasa katuwiran. At kung ito ay magkasala, ito ay kaagad na nagsisisi. Sapagkat sa pagkakaroon ng mga pag-iisip nito sa katuwiran at itinatapon ang kasamaan, agad nitong ibinabagsak ang kasamaan at binubunot ang kasalanan. Ngunit kung ito'y kumiling sa masamang hili, ang lahat ng kanyang mga kilos ay nasa kasamaan at itinataboy ang mabuti at kumakapit sa kasamaan at pinamumunuan ni Belia. Kahit na ito ay gumagawa ng mabuti, kanyang binabaluktot ito sa kasamaan. Sapagkat sa tuwing nagsisimula itong gumawa ng mabuti, inipilit niya ang isyu ng kilos sa masama para sa kanya, yamang ang kayamanan ng hilig ay puno ng masasamang espiritu. Kung gayon, ang isang tao ay maaaring sa pamamagitan ng mga salita ay tumulong sa kabutihan, alang-alang sa kasamaan. Ngunit ang isyu ng kilos ay umahantong sa kasamaan. May isang tao na hindi nagpapakita ng habag sa kanya na naglilingkod sa kanyang tungkulin sa kasamaan. At ang bagay nito ay may 2 aspeto, ngunit ang kabuuan ay masama. At may isang tao na umiibig sa kanya na gumagawa ng masama, sapagkat mas gugustuhin pa niyang mamatay sa kasamaan alang-alang sa kanya. At tungkol dito ay malinaw na ito ay may 2 aspeto, ngunit ang kabuuan ay isang masamang gawain. Bagaman siya ay tunay na may pag-ibig, gayon may masama ang nagkukubli ng masama alang-alang sa mabuting pangalan, ngunit ang wakas ng kilos ay patungo sa kasamaan. Ang iba ay nagnanakaw, gumagawa ng hindi makatarungan, nananamsam, nanloloko, at naaawa sa dukha. Ito rin ay may 2 aspeto, ngunit ang kabuuan ay masama. Siyang dumaraya sa kanyang kapwa ay namumuhi sa Diyos, at sumusumpa ng kasinungalingan laban sa kataas-taasan. At gayon may naaawa sa dukha, ang Panginoon na nag-uutos ng kautusan ay itinatakwil niya at namumuhi, at gayon may pinapaginhawa niya ang dukha. Kanyang dinudumihan ang kaluluwa at kinagawang masaya ang katawan. Siya'y pumapatay ng marami at naaawa sa iilan. Ito rin ay may 2 aspeto, ngunit ang kabuuan ay masama. Ang iba ay nangangalun niya at nakikiapid at umiiwas sa mga karne. Kapag siya ay nag-aayuno, siya ay gumagawa ng masama. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang kayamanan ay nananaig sa marami. At sa kabila ng kanyang labis na kasamaan ay ginagawa niya ang mga utos. Ito rin ay may 2 aspeto, ngunit ang kabuuan ay masama. Ang gayong mga tao ay mga liyebre, malinis gaya ng mga hati ang paa, ngunit sa katunayan ay marumi. Sapagkat ang Diyos sa mga talahanayan ng mga utos ay nagbahayag ng ganito. Ngunit huwag kayong magsuot ng 2 mukha na katulad nila, mga anak ko, ng kabutihan at kasamaan. Ngunit kumapit sa kabutihan lamang, sapagkat ang Diyos ay mayroong kanyang tahanan doon, at ninanais ito ng mga tao. Ngunit tumakas kayo sa kasamaan na sinisira ang masamang hilig sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Sapagkat ang may 2 mukha ay hindi nagdilingkod sa Diyos, kundi sa kanilang sariling mga pita, upang sila'y makalugod kay Belial at sa mga tao na gaya ng kanilang sarili. Sapagat ang mabubuting tao, maging sila na may iisang mukha, magaman sila inaakala ng mga may 2 mukha sa kasalanan, ay matuwid sa harap ng Diyos. Sapagat marami sa pagpatay sa masama ay gumagawa ng 2 gawa, ng mabuti at masama, ngunit ang kabuuan ay mabuti, sapagat kanyang binunot at sinira ang masama. At ang isang tao ay napupuot sa mahabagin at hindi matuwid na tao. At sa tao na nangangalun niya at nag-aayuno, ito rin ay may 2 aspeto, ngunit ang buong gawain ay mabuti, sapagkat siya ay sumusunod sa halimbawa ng Panginoon na hindi niya tinatanggap ang tila mabuti bilang tunay na kabutihan. Ang iba ay hindi nagnanais na makakita ng magandang araw sa kanila na hindi,
makamadungisan ang kanyang katawan at madungisan ang kanyang kaluluwa. Ito rin ay may dalawang mukha, ngunit ang kabuuan ay mabuti. Sapagat ang gayong mga tao ay gaya ng mga usa, sapagat sa paraan ng mga mababangis na hayop, sila ay tila marumi, ngunit sila ay lubos na malinis, sapagat sila ay lumalakad sa kasigasigan para sa Panginoon at umiiwas sa kung ano ang kinapopuotan at ipinagbabawal din ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga utos na nag-iwas sa masama mula sa mabuti. Nakikita ninyo, mga anak ko, kung paanong may dalawa sa lahat ng mga bagay, ang isa laban sa isa, at ang isa ay nakakubli sa isa. Sa kayamanan ay natatago ang kasakiman, sa palakaibigan ang kalasingan, sa pagtawa ang kapighatian, sa pag-aasawa ang kabastusan. Ang kamatayan ay sumusunod sa buhay, kahihiyan sa kaluwalhatian, gabi sa araw, at kadiliman sa liwanag. At lahat ng mga bagay ay nasa ilalim ng araw, mga makatarungang bagay nasa ilalim ng buhay, mga bagay na hindi makatarungan sa ilalim ng kamatayan. Kung kaya't ang buhay na walang hanggan ay naghihintay din ng kamatayan. Hindi rin maaaring sabihin na ang katotohanan ay kasinungalingan o ang tama ay mali, sapagkat ang lahat ng katotohanan ay nasa ilalim ng liwanag, maging ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng Diyos. Ang lahat ng bagay na ito sa makatwid ay napatunayan ko sa aking buhay at hindi ako lumihis mula sa katotohanan ng Panginoon. At sinaliksik ko ang mga kautusan ng kataas-taasan. Lumalakad alinsunod sa buong lakas ko nang may katapatan sa mukha tungo sa kung ano ang mabuti. Mag-ingat sa makatwid kayo rin, mga anak ko, sa mga kautusan ng Panginoon na sumusunod sa katotohanan ng may katapatan ng mukha. Sapagkat sila na may dalawang mukha ay nagkakasala ng dobleng kasalanan. Sapagkat pareho silang gumagawa ng masama at nalulugod sila sa mga gumagawa nito na sumusunod sa halimbawa ng mga espiritu ng panglilinlang at nakikipaglaban sa sangkatauhan. Gawin ninyo sa makatuwid, aking mga anak, sundin ang batas ng Panginoon at huwag makinig sa masama gaya ng sa kabutihan. Ngunit tumingin sa bagay na talagang mabuti at sundin ito sa lahat ng mga utos ng Panginoon. Pagkakaroon ng inyong pakikipag-usap doon at nagpapahinga doon. Sapagkat ang mga huling wakas ng mga tao ay nagpapakita ng kanilang katuwiran o kalikuan kapag nakasalubong nila ang mga anghel ng Panginoon at ni Satanas. Sapagkat kung ang kaluluwa ay umalis na nababagabag, ito ay pinahihirapan ng masamang espiritu na naglilingkod naman sa mga pita at masasamang gawa. Ngunit kung siya ay mapayapa na may kagalakan, ay nakatagpo niya ang anghel ng kapayapaan at inaakay niya siya sa buhay na walang hanggan. Mga anak ko, huwag kayong maging gaya ng Sodoma na nagkasala laban sa mga anghel ng Panginoon at napahamak magpakailanman. Sapagkat alam ko na kayo ay magkakasala at ibibigay sa mga kamay ng inyong mga kaaway at ang inyong lupain ay masisira at ang inyong mga banal na dako ay mawawasak at kayo ay mangangalat sa apat na sulok ng lupa at kayo ay magiging walang kabuluhan sa pagkakalat na naglalaho na parang tubig. Hanggang sa ang kataas-taasan ay dadalawin ang lupa, paparito ang kanyang sarili bilang tao, si Jesus Christ, kasama ang mga tao na kumakain at umiinom at binabali ang ulo ng dragon sa tubig. Ililigtas niya ang Israel at ang lahat ng mga hintil. Nagsasalita ang Diyos sa katauhan ng tao. Kaya't gawin din ninyo, mga anak ko, sabihin ang mga bagay na ito sa inyong mga anak upang hindi nila siya suwayin. Sapagkat nalalaman ko na kayo tunay na magiging masuwayin at iyak na gagawa ng masama na hindi nakikinig sa kautusan ng Diyos kundi sa mga utos ng mga tao na napasama sa pamamagitan ng kasamaan. At kaya nga kayo ay kakalat tulad ni Gad at Dan na aking mga kapatid at hindi ninyo malalaman ang inyong mga lupain, lipi at wika. Ngunit titipunin kayo ng Panginoon ng sama-sama sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang magiliw na awa at alang-alang kay Abraham, Isaac at Jacob. At nang masabi niya ang mga bagay na ito sa kanila, inutusan niya sila sinasabing, "Ilibing niyo ako sa Hebron." At siya'y nakatulog at namatay sa mabuting katandaan. At ginawa ng kanyang mga anak ang gaya ng iniutos niya sa kanila. At kanilang dinala siya sa Hebron at inilibing siya na kasama ng kanyang mga magulang.